si Gregory hindi pa tapos kumain. Tapos na si Daddy at si Mommy. Tapos hinihintay na lang namin si Gregory matapos mag-breakfast. Kasi alis na kami. Pumunta sa SM! Hindi, mamaya pa yung SM. Kasi sarado po yung SM, maaga po. 8 o'clock pa lang. Gas na to. Mamaya pa 10 o'clock. Lakad lang tayo, papunta dun sa kanto. Kasi dun kami sasakay ng jeep, papunta Esplanade. Pupunta kami ngayon sa Esplanade para lang masulit yung ilo-ilo namin. Dito yung loading and unloading area. Mag-aabang tayo ng jeep dito. Pero mukhang wala pa yung jeep na pa-Leganes. Yun daw kasi yung route ng jeep or signboard. Leganes, Leganes. Basta ganun. Mga nakita kami dito, mga naglalakad-lakad, nagja-jogging-jogging. Siguro kasi maaga pa, kaya ano, wala masyadong tao. Kakaalala ko parang hindi ganito yung Esplanade nung nagpunta kami before. Pero siguro kasi nga, antagal na nun. Tapos gabi kami nagpunta nun. Ngayon kasi ang tahimik. Tapos siguro dahil weekday, wala masyadong tao. Tapos may nakita lang kami na ibang nagja-jogging-jogging, naglalakad-lakad. Pero ang sarap kasi ang presko ng hangin. Ayan, exercise, yung lakad-lakad, jogging-jogging. Tapos, feeling namin ibang side yung napasukan namin this time compared sa dati. Kaya lalakarin namin hanggang dun sa dulo. Meron ding mga kainan dyan sa loob, pero hindi namin sure, parang sarado pa. Tsaka hindi rin naman kami kakain. Mauwi lang na dito. Opo, maambon na. So hindi na kami dumiretso hanggang sa dulo kasi sabi namin baka mamaya malayo na yun. Kaya umikot kami dito sa... Saka mukhang mulaarin naman na kasi nga gabi talaga yung dito. Oh, parang mas buhay to pag gabi. So titingin kami dito or magta-taxi na lang kami papuntang Haro. Ay, may taxi. Kami sa Haro Cathedral and it's ito sa mga gusto namin balikan kasi dati nung nagpunta kami dito hindi kami nakapasok sa loob kasi merong ano, may patay, may funeral, ganyan. So ngayon papasok kami sa loob. Nandito na kami, Dodo. Tawid kami dito sa kabila, papunta sa plaza. Ito yung Haro Plaza, tapos may nakita kaming playground doon. Nadalhin namin si Gregory. Wow, kutsi-kutsihan! Wow! Ipaan! Lagi mo yung paa mo doon sa ano? Dito sa baba! Go! Wow! Bakit naman tunog kabayo? Mabilis! Pinakamabilis! Ganyan lang? Are you having fun? Wow! So much fun! Dito po tayo sa truck. Gusto sana ni Gregory mag-slide dito kaso basa pala. Siguro umulan nung madaling araw or ano. Anto hamog. Ganyan. Basa pala. Daddy, hawakan mo siya. Hindi mo kaya yan. Pang malaki lang yan. Gusto din sana namin pumunta sa Molo kasi nakapunta na kami doon dati. Although, hindi namin sinasadya na makapunta doon. Naligaw lang kami kaya kami napadpad sa Molo. And gusto namin bumalik doon kasi ang ganda din doon. May church din, may ganda rin na plaza. Pero kulang na kami sa oras sa Molo.
kulang na kami sa oras kasi bibiyahe kami mamaya. So mag-check out o mag-check out na kami sa hotel, tapos bubiyahe naman kami papuntang Bacolod. So next time babalik na lang kami ulit dito. Yes. Oh, ayan. Galing naman yan. Si Gregory nagdadrive ng truck. Pwede naman ikaw magsabi. Tawid tayo galing sa plaza papunta dito sa Ted's Bat Choy. Andito kami ngayon sa Ted's Lapas Bat Choy para siyempre itry yung isa sa mga kilalang pagkain dito sa Iloilo. And actually, first time namin to dito. Kasi last punta namin, ang tinry namin yung Netong's. Pero doon kasi yun sa Lapas Lapas Public Market. May ibang branch na din yon, pero wala kaming ma-search na malapit sa area. So, since nandito na yung TED sa tapat, try na rin namin to kasi nga hindi pa namin siya natatry. Ito yung in-order namin, isang bowl ng extra super. Isa lang in-order namin, paghahatian na lang namin to. Kasi kaka-breakfast lang din naman namin. Let's eat! Daming laman. Tapos, sakto kasi yun. Nakulim din malamig. Di ba malamig? Mahangin yung panahon. Check out na kami. Si Gray Gray. Kami papunta doon sa port pa Bacolod kasi marami rin kami dalawang maleta. I mean, dalawang maleta tapos mga bag. Gray-gray. Gray-gray dito. Bakit hindi naman pala kita? Sorry. Dumaan tayo dito. Oo nga, umikot. Nandito na kami sa Lapus Ferry Terminal or Iloilo Ferry Terminal. Tapos bibili na lang kami ng ticket. Ito yung mga counter. Dito dapat kami sa Ocean Jet kasi yun yung sinakyan namin dati pero sarado sila. Parang ito lang yung open with some express. Tapos delayed daw yung ano, mga oras. 45 minutes delayed. So ang next na biyahe, 1:10 PM na. Ayan. Ito yung ticket namin. First class na daw yung kinuha ni Daddy kasi para daw nasa taas na level kami. Kasi natatakot daw siya sa bomba. May convenience store dito. Bibili muna kami ng snacks ni Gray Gray kasi baka magutom na naman to sa biyahe. Ayan, wafer. Wala na bang cash? Kaya mo na siya. Sige, go! O, ilagay mo na. Ilagay mo na yan dyan. Babayad tayo ng terminal fee na 30 pesos. Iwan ka na dyan kasi wala kang ticket. Dito na kami sa loob, maghihintay na lang kami ng boarding area. 1:10 yung oras, pero since delayed, mga alas 2 na. Alas 2 na kami makakasakay. Siguro dahil sa weather. So, depende pa yun. Alas 2 pasado na kami makakasakay. Kasi nga, mahangin, tapos umuulan pa kanina. Sana, makaano kami makasakay, maging safe yung biyahe namin papuntang Bacolod. One more. Gray-gray, kumakain ng ice cream. Ano flavor yan? Strawberry. Kain na. Take.
boarding announcement. 1:40 na, so mga 5 minutes siguro magtatawag na. Kasi may nag-announce na kanina yun na sabi, please be seated. So baka mag-announce na in a while. Pumila na yung mga tao dito, so we assume na nag-announce na ng boarding, pero wala kasing in-announce sa, ano yun, sa speaker. Wala kami narinig na ano, na announcement sa speaker, pero nag-assume kami na boarding na kasi lahat ng tao pumunta na dito. Pero i-check mo kung sino to. Baka nagtawag sila, tapos dito lang sa unahan, yung mga nakarinig, tapos dinaya na lang namin. No. May trolley ha, may trolley dyan. Gray, pasok. Pasok doon sa loob. Go. Bigay sila nito mga plastic kasi daw malakas daw yung alon. So alam nyo na, matulog tayo. Matulog tayo para hindi tayo masuka, para hindi natin gumagamit. Ito yung naalala ko nga na vlog na sinabi ko na hilo ko kasi maalon. Pero ibang sila kaya natin ng dito na kami sa Bacolod. Gagising ko lang. Si Gray nagising dun sa ano, hampasun tubig. Sarap yung tulog ko na. Hindi ko maramdaman yung alon. Sa mga later part na lang talagang gumigay mo siya ganun. Kasi dati gising siya the whole time. Dito na kami sa labas. Nagbook na lang kami ng Grab kasi mas mura sa Grab compared sa mga dito taxi, tsaka sa... Bayaran mo pa kayo. Oo, hindi sa taxi kasi nagtanong kami, babayaran mo pa yung parking fee nila dito na 200, put point sa metro. Although malapit lang naman. Na? Parking fee. 200 daw yung parking fee. Na dito, so babayaran mo siya on top dun sa metro. Sa tricycle naman, nagtanong ako, kukunin mo siyang special, yung kayo lang. Babayaran mo yung buo, eh 60 pesos ang isa, tapos lima yung laman sa 300. Kasi may mga maleta kami, so hindi kami pwedeng ano, lumabay sa ibang pasahero. Check kami sa Grab, 113 ba yun? 117 pala, 117 lang. Tapos, ano pa? Grab pa, di ba? So, hihintayin na lang namin yung Grab dito. Yes? Hi! Nakasakay na kami sa Grab. Pero yung weather sa US, apo, pero hindi lang siya maulan. Ngayon ito, dumilim at umulan. Nandito na kami sa Avenue Seat. Dito kami mag-stay dito sa Bacolod. Yung aircon pala nandiyan. Tapos ito yung CR. Ang ganda ng CR nila. Unusual din yung ano, tura. Unusual yung layout ng CR. Kasi paano siya corner. So ito yung ano, yung lababo. Yes. Tapos ayan yung inodoro, may bidet. And ito na yung shower. Ayan. Yun lang.
Andito kami ngayon sa Nena's Rose. Nilakad lang namin mula sa hotelo panggabi. And actually, dapat doon kami kakain sa Manokan County. Manokan County, Manokan Country ba? Yung talagang strip ng mga inasal. Pero dahil nga maulan, hindi na kami makabiyahe. Mahihirapan kami, lalo may kasama kami yung bata. So dito, malapit lang. Parang dalawang kanto. Tsaka gutom na rin kami. Dalawang ano lang to, dalawang kanto lang. Tapos along the, ano lang din, along the highway. Ito yung mga order namin, pork sisig, tapos kay daddy, langus, and then pecho pa. That's it! Sobrang dami nilang cakes dito. Ikaw na yung malilito kung ano yung pipiliin mo. Yeah, sobrang dami, no? Ano pinili mo dyan? Ano pong pinili mo cake? This one! Saan? Yan? Yan yung order mo? Ito yung order mo? Yes! Or this one? No! This one? Yes! Wow! This one? Yes! Okay! Okay! Ito yung in-order nila na cake. Silang dalawa ni Daddy and Gregory ang pumili niyan. Tapos nagkakagulo sila kasi ito daw yung pinili ni Gregory. Tinanong ko siya kanina, di ba? Nasabi ni Daddy, ito daw yung pinili ni ni Daddy. Ito daw yung kay Gregory. Ano ba talaga? Exchange na lang kayo? Share na lang kayo, share. No. Ay, kutsara. Gagamit ng tinidor? No. Hindi lang magbuto dark chocolate. You like it? Ito konti lang. Try natin tong cake na ayaw nilang kainin. Ito yung mga itchikwera nila. Yan talaga rin ang butog eh. Breakfast muna tayo dito. Hindi buffet yung breakfast nila dito, plated. Pipili ka lang dun sa menu nila kung ano yung breakfast na gusto nila. Ito yung sa akin, tapa with rice, tapos kay daddy tanggit, at kay gray pancake. Kaya tanggal. Tapos may drinks din pala, yung juice na lang pinili namin, pero pwedeng coffee. Let's eat. Daddy kain na. Daddy kain na. Pupunta kami ngayon sa The Ruins at para sure nag-confirm kami or nagtanong kami dun sa reception kung anong sasakyan, kung anong way. Pero ang sabi sa amin, grab lang daw or taxi yung way dun. Kasi wala na daw tricycle papasok sa The Ruins. Kasi dati, nung napunta kami dito, nakapag-commute pa kami like jeep, tapos tricycle. Pero sabi ngayon nung sa hotel, wala na daw tricycle papasok. So kung mag-commute man kami papunta doon, hindi rin kami makakasakay or makakapunta papasok. Gray!
kasi wala na daw tricycle. So para sure, magda-drop na lang kami. Nagbubuk na si daddy ngayon ng drop. Pero... Ito na yung entrance papunta dun sa The Ruins. Ayan. Tapos ito yung rules. May mga dressing room na dito. Ayan o. Pag mga may photoshoot, nilagyan nila ng ganito. Oo. Tsaka may kinakasal na dito. Ayan o. Naglagay na sila dito ng CR, dressing room. Dati sa pagkakaalala namin, walang ganito. Oo, wala yung mga ganyan. Kami sa Capitol Park in Lagoon. Ito nga ay yung park na tinutukoy namin, na hinahanap namin. Kala ko kasi hindi ito yun, kasi dun sa photos, dun sa Google Maps, itong Lagoon, yan lang yung nakikita. So kala ko iba siya. Tapos nakita ko yung Bacolod Plaza. So mas mukhang plaza na may playground yung Bacolod Plaza. Yung pala, ito yung hinahanap namin. Medyo malayo nga lang yung entrance, nandito sa pinakadulo. Doon kami galing sa highway. Dito sa kabilang side na dulo yung pinaka-entrance niya. Although may gate dun sa isang gilid, pero sarado. Wala kang hawakan? Wala. Nandito sa kabila yung hawakan ko. Are you having fun? Are you having fun? Wala. Oh, walang isa. Are you having fun? Gusto niya i-try na paikutin, tapos sasakay siya, pero hindi niya matsyempuhan. Tapos pag sumakay naman siya, hindi niya mapapaikot. Kasi natunan siya sa taas. Punta muna kami dun sa Bongbongs, dyan lang sa kabilang kanto, kasi bibili kami ng mga pasalo. Tapos yung mga maleta, iniwan muna namin dun sa hotel lobby. Ayan yung Bongbongs. As in, dalawang kanto lang. Galing sa hotel namin. Ayan, meron sila dito mga barquillos. Ayan o. Hindi parang local ba? Nakakanin? Pinabox na lang namin yung mga binili namin para hindi mahirap pitpitin. Papunta na kami sa airport. Bye-bye, Bacolo! Bye-bye! Sobrang bitin. Balik na lang tayo next time. Next time, mas mahaba tayo dito. Bye-bye! Bye-bye! Gray gutom na kinakain yung snacks niya. Mas mahaba sa lahat. Madami! Andito na kami sa airport kasi mga 1 yung boarding time namin. Tapos yung flight time is 1:55. Kasi sila daddy, bumili lang sila ng pagkain. Doon naghanap sila ng pagkain. Kasi hindi pa kami nagla-lunch. Anong oras na ba? 1 o'clock na. 12:58. Magwa-1 na. So dito na lang kami magla-lunch kasi baka malate kami kapag nag-lunch kami sa labas. Pero meron naman kaming mga snacks. May dalang snacks si Gray. Sana hindi delayed yung flight kasi nag-aalala kami mga kulimlims kanina on the way pa ano. Pa airport, umuulan na, maambon.
So sana hindi madali yung flight. Sana makaano kami, makauwi kami agad. Sakay na kami sa airplane. Delayed yung flight namin.